ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan kung sino pang may magandang katawan, siya pang magbibigay sa iyo ng pangit na karanasan. Mas mabuti pang magmahal ng taong maraming kapintasan, ngunit may gininto ang kalooban. Ikaw, kabarangay, anong katangian ng taong mahal mo ang iyong pinaka nagustuhan? Dear Papa Dudut, pagbati po sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa inyong programa, ako po si Steve, 33 years old na sa ngayon. Nagtatrabaho po ako bilang isang investment consultant sa San Fernando, Pampanga. Apat kaming magkakapatid na puro lalaki at ako ang bunso. Yung tatlong kapatid ko ay pareho nang may sariling pamilya, kaya kami na lamang ng nanay ko ang magkasama. Nangyari po ang kwento ko 2 years ago, Papa Dudut. Isa sa mga pinakamalaking insecurity ko sa sarili ko ay ang timbang ko. Mabuti na lamang at kahit papaano ay pinagpala po ako sa height na 5'5". Maliit pa rin po ako kumpara sa ibang lalaki, pero ipinagpapasalamat ko na po yun dahil nabawasan ang ipanlalait sa akin ng mga tao sa paligid ko. Mula pagkabata kasi ay mataba na talaga ako, Papa Dudut. Pero kahit na madalas na nilalait ang katawan ko ay masasabi ko na hindi naman kalait-lait ang mukha ko. Maputi ako at may itsura din naman, Papa Dudut. Wala akong mahanap na artista na pwede kong maging kahawig dahil hindi naman artistahin ang datingan ko. Kaya i-describe ko na lamang po ang sarili ko. May pagkasingkit ang mga mata ko, medyo pangahin din, manipis sa mga labi at katamtaman lang ang tangos ng ilong. Nasa lahi na po namin ang pagiging mataba. Mula kina nanay at tatay hanggang sa aming apat na magkakapatid. Pero kahit na malaki rin ang mga kapatid ko ay sila rin ang naging mahiyain. Hindi po sila naging mahiyain na katulad ko. Yun ang minahal sa kanila ng mga babaeng na pangasawa nila. Samantalang ako ay umabot na sa edad na 31. Pero hindi ko man lang naranasang manligaw, Papa Dudut. Takot po kasi ako sa rejection at takot din akong mapahiya. Sa katawan ko pa lamang kasi siguradong tatanggihan ako ng isang babae. Kaya naman sa tinagal-tagal ng panahon ay nakontento na lamang ako sa pagiging single. Nag-focus ako sa trabaho at nililibang ko na lamang ang sarili ko sa kung anong gagawin. Mahilig ako maglaro ng online games, pero bukod doon, mas naging hilig ko ang kumain. Naging comfort ko ang masasarap na pagkaing nakikita ko online. Minsan, nagpapaluto ako kay nanay, pero kapag masyado siyang busy ay umu-order na lamang ako at nagmumukbang sa kwarto ko habang nagmumovie marathon. Papa Dudut, bukod sa pagkain ay may isang bagay pa akong kinakahiligan. Nawili po ako sa pakikipag-usap sa mga magagandang babae sa isang dating app. Dahil mukha ko lang naman ang nakikita nila sa picture, ay naging confident ako sa pakikipag-usap sa kanila, Papa Dudut. Tumagal naman ang isang buwan ang mga nakakausap ko. Pero tuwing nakikipag-meet na sila sa akin ay bigla na lamang silang hindi dumarating. At hindi na nagpaparamdam muli, Papa Dudut. Kumusta yung date mo kanina? Huwag na lang po natin pag-usapan, Nay. Bakit naman? Excited na excited ka pa nga kanina nung umalis ka rito. Hindi po ako sinipot nung kadate ko, Nay. Nako, kawala niya yun kung ganun. Ang pogi-pogi ng anak ko tapos hindi sisipot din. Sigurado ako na nandun siya sa mall nung nag-chat ako sa kanya. Tapos nung nakilala niya ako, hindi na lang siya tumuloy.
Hindi na ba nagparamdam ulit? Hindi na po. Magtataka pa ba ako, Nay? Pangalawang beses na yun nangyari. Dapat sanay na ako. Kung ganda lang ng katawan yung sukatan niya sa lalaking kikilalanin niya, matagal siyang makakahanap ng matino, anak. Ang hirap kasi sa ibang babae dyan. Masyadong matimbang sa kanila yung physical na itsura. Mabait ka naman. May trabaho, matalino, at pugi pa. Pero mataba. Ay naku, paano ka naman magiging okay niyan kung ikaw pa mismo nangungunang manlait sa sarili mo? Para hindi na ako magulat kapag ibang tao na po yung nagsabi sa akin. Huwag mo na isipin yung babaeng yun, nak. Hindi healthy para sa'yo na mapalapit sa mga mapanghusgang tao. Sigurado naman ako na may makikilala ka rin yan. Sino naman po, Nay? Yung mataba rin kagaya ko? Susikaw naman. Nawawalan ka na agad ng pag-asa eh. Hindi pa naman end of the world, ah. Baka maging single na lang po talaga ako habang buhay, Nay. Kung ako lang naman yung ide-date mo, kikilalanin muna kita bago kita tanggihan ng ganun-ganun na lang. Hindi ka man lang binigyan ng pagkakataon. Wala na po tayong magagawa kung ayaw niya sa akin, Nay. Doon pa lang sa hindi siya nagpakita sa akin, malinaw nang hindi niya ako gusto. Akala niya siguro macho ako. Tapos natakot na nung nakita niya ako sa mall na halos hindi magkasya sa isang upuan. Nakaka-bad trip lang kasi na magkausap naman kami, interesadong interesado siya, Nay. Excited pa nga na magkita kami. Bakit? Hindi ka pa ba niya nakikita sa mga picture mo? Nakita na po. Kasama katawan? Hindi po. Ayun lang. Baka naman kasi hindi ka naging totoo sa kanya. Nagpakilala ka ba talaga bilang ikaw? Siyempre naman po, Nay. Pero dapat, sinabi mo pa rin na mataba ka para hindi siya nag-expect. Hindi mo rin naman pala siya masisisi kasi hindi ka nagpakatotoo sa kanya. Ay, sa susunod, alamin mo muna kung gusto ba nila ng mataba o yung maraming abs para alam nila yung aasahan nila sa pagkikita nyo. Tsaka, dun pa lang, makikilala mo na kung sino yung dapat at hindi mo na dapat pang kausapin, anak. Ikaw lang din naman yung masasaktan sa ginagawa mo. Alam ko naman po yun, Nay. Nahiya lang po talaga ako kasi nag-expect agad siya na maganda rin yung katawan ko. Hindi naman po kasi halata na mataba ako kapag mukha ko lang yung nakikita niya. Sa susunod, maglagay ka ng picture mo na kasama pati katawan mo. Baka naman wala na mag-reply sa akin nun. Mas mabuti yun kesa naman paasahin ka lang. Buti pa si na kuya. Parang hindi naman nahirapang magkaroon ng girlfriend. Masayahin kasi yung mga kuya mo. Tsaka hindi pa uso nun yung dating app na ginagamit mo. Kaya ikaw, huwag ka masyadong umasa sa mga nakikilala mo sa online-online na yan. Mas mabuti na yung kilala mo sa personal. Alisin mo na yung app mo dyan sa cellphone mo at makipagkilala ka na lang sa personal. Opo, Nay. Pagkatapos kong makipag-meet sa huling babaeng nakausap ko sa dating app, ay nangako na ako sa sarili ko na hinding-hindi na ako makikipag-usap kahit kanino mula roon. Naisip ko na tama naman si Nanay, Papa Dudut. Mas mabuti nga na sa susunod na makikipag-date ako ay doon na sa babaeng nakita na ako at tanggap na mataba ako. Ibinuhos ko na lamang muna noon lahat ng sama ng loob ko sa pagkain at sinubukang kalimutan ang mga nangyari. May mga naging kaibigan naman akong babae noong college pero after namin makagraduate ay hindi na nila ako pinansin kahit na kinukumusta ko sila sa social media account nila. Sa trabaho naman ay naging kaklose ko yung boss kong lalaki. Biniro niya nga ako noon na kung may kapatid lang siyang babae ay irereto niya sa akin, Papa Dudut. Pero sa isip-isip ko naman noon, kahit sino pa ang ireto sa akin ay hindi rin naman ako basta-basta magugustuhan. Ilang buwan matapos akong i-ghost ng sanay kadate ko ay sinabi sa akin ni nanay na inireto niya raw ako sa anak ng kaibigan niya. Nagulat ako noong sinabi niyang pumayag daw itong makipag-meet sa akin matapos niyang ipakita ang pictures ko. Anika raw ang pangalan ng babae, Papa Dudut. Pero kahit na anak pa ng kaibigan ni nanay, ang imi-meet ko ay hindi pa rin ako masyadong umasa. At para hindi na muli pang mag-ghost, ay nagpalit ako sa napag-usapan naming oras, Papa Dudut. Thank you.
Akala ko hindi ka na darating. Kanina pa ako dito sa restaurant eh. Sorry, nahirapan kasi akong hanapin ka. Nahirapan ka ba talaga na makita ko? O nag-alangan ka lang lapitan ako? Di mo ako bet, no? Ha? Hindi ah. Nagkausap na tayo sa Messenger. Nakita mo na rin siguro yung mga picture ko sa Facebook. Kaya paano ka nahirapan na hanapin ako? Tsaka konti lang tayong customers dito sa restaurant kaya ang labo ng palusot mo, no? Sorry. Sige, aaminin ko. Nahiya akong lapitan ka. Mas maganda ka kasi sa personal, tsaka hindi ka mataba tulad ko. No worries, hindi naman ako body shamer. Tumitingin din naman ako sa panlabas na katangian ng isang lalaki, pero hindi naman yun aabot sa point na itsura na lang talaga yung pagbabasehan ko sa lahat. Unang tingin ko pa lang sa picture mo, alam ko nang mabuti kang tao. Salamat. Alam mo, buti na lang wala akong klase ngayon, kaya free akong lumakwatsa. Teacher ka? English tutor ako. Japanese yung mga estudyante ko. Ay, wait. Maupo ka kaya muna bago tayo magkwentuhan. Baka mangalay ka naman kakatayo dyan. Oo nga. Gusto mo bang umorder muna? Ako nga dapat nagtatanong yan sa'yo eh. Tsaka sagot ko na yung kakainin natin. Uy, hindi ah. Share dapat tayo. Pero... Walang pero-pero. Hindi na uso ngayon yung lalaki lang yung gagasto sa date, no? Dapat babae rin. Kahit first date pa lang. Don't worry, hindi mo naman kailangan magpa-impress sa akin. Kaya para hindi na tayo magtalo, huwag ka na lang umangal. Okay? Okay. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman. Sige, mamaya na lang tayo umorder. Kwentuhan muna tayo. Sige, sabi mo eh. So, nasabi ko ng English tutor ako. Ikaw, anong work mo? Investment consultant. Nice! Ang ganda naman pala ng trabaho mo eh. Tapos mukha namang mabait ka. Di ko tuloy gets kung bakit inaayawan ka ng mga nakatalking stage mo. Paano mo nalaman yung tungkol dyan? Duh, syempre, nakwento ng nanay mo. Alam nga naman nag-research ako tungkol sa'yo. Tama ka naman. Uy, baka na-misinterpret mo yung sinabi ko ah. Ang ibig ko lang namang sabihin dun, ayokong mangalap ng chismis tungkol sa'yo. Ang kaso, nagkwento yung nanay mo, kaya ako nalaman yung tungkol sa pang-ghost sa'yo ng mga feeling special na nahanap mo sa dating app. Pambihira. Pati yun, kinuwento rin sa'yo ni nanay? Oo. Si nanay talaga, oh. Pero hindi ka dapat magalit sa kanya. Kasi kung di naman siya nagkwento, hindi kita makikilala agad. Baka kailanganin mo pang magpa-impress sa'kin. Kung ganon, marami ka na palang alam. Bukod sa pang-ghost sa'yo, wala na. Nagtira naman yung nanay mo para may mapag-usapan pa tayo. Since marami ka nang alam sa akin kahit papano, ako naman yung magtatanong sa'yo. Go! Walang problema. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy ah. Bakit wala ka pang boyfriend ngayon? Kasi pihikan ako sa mga lalaki. Gwapo ba gusto mo? Eh hindi naman yung gwapo talaga. Sapat na yung itsurang maa-attract ako. Di ko ma-explain eh. Basta kapag nakita ko yung isang lalaki at nagustuhan ko kagad, yun na yun. Okay, gets ko naman. May tanong ka pa? Ikaw na muna. Sige, hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy. Tuli ka na ba? Uy, okay ka lang. Bakit bigla ka namang inubos sa tanong ko? Malay ko ba na ganyan ka magtanong? Masama bang itanong yun? Hindi naman, pero... Babae ka kasi, kaya... Kaya nakakailang na itanong yon. Sus! Sa mga doktor nga, walang mali siya kahit nakikita nila yung iba't ibang parte ng katawan ng mga pasyente nila eh. Hindi sila naiilang. Tapos ako, tinanong ko lang naman kung tuli ka na. Kahit nga itanong ko kung virgin ka pa, hindi ako mahihiya eh. Sarap lagi ng tape niyang bibig mo. Masyado ka madaldal. Okay ka! So... Ano nga sagot mo dun sa tanong ko? Siyempre tuli na ako. Happy? Sinusubukan lang naman kita. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na magiging ganon kasaya ang unang pagkikita namin ni Annika. Masaya siyang kausap at siya rin yung tipo ng tao na hindi nauubusan ng sasabihin. Kaya hindi kami nauubusan ng topic. Kung hindi lang nakakahiya sa ibang customer at sa staff sa restaurant ay baka hindi na kami umorder ng pagkain at nagkwentuhan na lamang.
Kahit na anong pilit ko na ako na lamang ang magbabayad ng pagkain namin, ay hindi talaga pumayag si Annika. Hindi na lang ako nakipagtalo para hindi siya mairita. Yung first date namin ni Annika ay nasundan pa ng nasundan. Hanggang sa umabot na nga ng ilang buwan yung pag-uusap namin, mapa-chat man o personal. Kadalasan pa ay inaabot na kami ng madaling araw sa pag-uusap. Pero kahit na gustong gusto naming kausap ang isa't isa, Papa Dudut, hindi ko sigurado kung pareho nga ba talaga kami ng nararamdaman. Noong mas nakilala ko kasi si Annika, Papa Dudut, na-realize ko na friendly naman siya sa lahat. Pero muling nabago ang iniisip ko nang siya naman ang nagayang mag-date kami. Medyo kinilig pa nga ako noon dahil first time nangyari na may babaeng nag-aya sa akin na lumabas. Pero aaminin ko rin, Papa Dudut, na kahit na ilang beses na kaming lumabas ng magkasama, ay naiilang pa rin ako sa mga taong nakakakita sa amin. Hindi ko maiwasang isipin kung ano ang mga komento nila dahil sa unang tingin pa lamang ay hindi talaga kami bagay ni Annika. Mas matangkad naman ako sa kanya pero matangkad din siyang tingnan dahil may kapayatan siya at lagi pang nakasuot ng chunky shoes o kaya'y wedge sandals. Tuwing nahalata naman niya, ang pagkailang ko ay lagi siyang nagpapatawa para pagaanin ang kalooban ko. Papa Dudut, ilang buwan pa ang lumipas at nagulat na lamang ako nang bigla akong tanungin ni Annika kung may balak pa raw ba akong manligaw sa kanya. Napa-oo naman ako kaagad, sabay tanong kung pwede ko na siyang ligawan. Pero natawa ako noong sinabi niya na akala niya ay panliligaw na yung ginagawa kong pag-aya ng date sa kanya. Noong sinabi kong first time ko lamang manligaw, ay sa kanya lamang ako lubos na naunawaan, Papa Dudut. Sabi niya, tanungin ko na lamang siya kung gusto niyang maging kami na, officially. Nung ginawa ko yon ay wala pang ilang segundo ay sinagot na niya ako, Papa Dudut. Pero man labis ang sayang nararamdaman ng puso ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, first girlfriend ko si Annika. Siya rin ang first kiss ko. May mga pagkakataon na nag-make out kami tuwing pumupunta siya sa bahay namin at doon na rin nagpapalipas ng gabi. Pero kahit gaano pa ako katukso ay pinigilan ko ang sarili ko na may mangyari agad sa amin. May party pa rin kasi ng isip ko na nag-aalinlangan dahil baka pagsisihan lamang yon ni Annika. Pero noong ilang buwan na rin yung relasyon namin at nakampante na ako sa kanya, ay medyo lumakas na ang loob ko. Nangako naman ako sa kanya na magiging responsable ako sakaling magbunga yung ginagawa namin noon. Papa Dudut, masaya pala sa pakiramdam na yung taong mahal ko at mahal ako ang naging una ko sa lahat ng bagay. Mas inosente pa nga ako kesa sa kanya dahil aminado naman siya na ilan na yung nakarelasyon niya. Hindi naman yun naging problema sa akin dahil nasa tamang edad na kami at normal na lamang yon sa magkarelasyon. Pero kahit na alam ko na hindi ako ang una niya, ay ginagalang ko pa rin si Annika kung paano ko siya nirespeto. Noong nagde-date pa lamang kami ay hindi yun nagbago. Kahit na ilang buwan na ang relasyon namin, wala akong nakitang panghuhusga sa kanya kahit nakita na niya lahat ng kapintasan ko. Kaya naman habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo pa siyang napamahal sa akin. Mukhang napapadalas na yung pagtulog ni Annika dito, ah. Ano, malapit na ba ako magkaapo sa inyo? Nay naman eh, ang dumi po ng utak nyo. Anong madumi? Matatanda na naman tayo, nak. Kaya wala tayong dapat ikahiya. Tsaka, sakali namang mabuntis mo si Annika, eh alam kong pananagutan mo siya. Kayang-kaya mo na siyang buhayin. Hindi nyo pa ba napag-uusapan ang kasal? Ilang buwan pa lang po kami, nay.
Wala pa nga kaming isang taon eh. Tsaka nakadepende po yan kay Annika. Kung kailan siya ready, tsaka lang kami magpapakasal. Ayoko siyang pilitin na matali agad sa akin. Mamaya hindi pa pala siya sigurado na ako na talaga yung gusto niyang makasama habang buhay. Oh, ayan na naman yung pagiging nega mo. Ang hirap kasi sa'yo, lagi mong iniisip na iiwan ka pa ni Annika. Dapat matuto ka rin magtiwala na totoong mahal ka ng tao at sapat na yung pagmamahal niya sa'yo para manatili siya sa tabi mo. Naku, kapag nalaman niya na ganyan ka mag-isip, siguradong sasama loob nun. Ang hirap naman po kasi, Nay. Hanggang ngayon, kapag lumalabas kami na magkasama, kitang-kita ko kung paano kami hinuhusgahan ng mga tao. Kayong dalawa lang ang nasa relasyon niyo. Hindi kasama ron ang ibang tao. Kaya bakit mo iisipin ang opinion nila? Hindi naman sila yung pakakasalan mo, kundi si Annika. Pero parte rin po ng buhay natin yung mga tao sa paligid. Palagi ko pa rin silang makikita tuwing lumalabas ako. Nasa sayo naman yan kung magpapa-apekto ka sa kanila o hindi eh. Isipin mo na lang, nagagwapuhan sila sa'yo kaya kanila tinitingnan. Napakabolera niyo po talaga, Nay. Sus! Baka hindi mo alam. Hindi lang si Annika yung patay na patay sa'yo. Meron pa po ba? Yung anak ng kapitbahay natin. Lagi akong tinatanong nun kung nandito ka na. Mukhang alam na alam yung oras ng uwi mo eh. Yung singkit ba nating kapitbahay yung tinutukoy nyo? Oo, sa nga. Kaya wag mong isipin na lahat ng tao sa paligid mo eh. Mapanghusga at pinagtatawanan ka ha. May iba dyan na makausap ka lang. Sobrang saya na. Nay, may girlfriend na po ako. Ayoko na makipagkilala o makipaglapit pa sa ibang babae. Sa tono nyo kasi parang gusto nyong i-entertain ko pa siya eh. Baka kung ano pang isipin ni Annika. Alam ko naman. Kaya nga kapag nagtatanong eh, sinasabi kong kasama yung girlfriend mo para hindi na siya mangulit. Salamat, Nay. Anak, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano po yun, Nay? Yung ex-boyfriend ni Annika, nakita raw ni Mari kahapon. Po? Umuwi na raw galing South Korea. Hindi niya kasi nabanggit sa akin yung tungkol sa ex niya. Eh, baka naman ayaw na niyang pag-usapan. Sabi naman ni Mari, dalawang taon na raw na wala yung dalawang yun. Nung tinanong ko kasi siya kung bakit wala pa siyang boyfriend, sabi niya pihikan daw siya sa lalaki. Pero hindi niya nabanggit yung tungkol sa ex niya. Pero alam mo naman na may mga nakarelasyon na siya dati, hindi ba? Opo, Nay. Pero hindi na rin naman ako nagtanong tungkol sa kanila. Parang nag-iba lang yung pakiramdam ko dun sa sinabi niyong ex ni Annika. Yun bang parang may hindi magandang maidudulot yung pagdating niya? Sinasabi ko na nga ba, magpapakanega ka na naman. Alam mo na, ang mabuti pa, kausapin mo si Annika. Sabihin mo na nabanggit ko yung tungkol sa ex-boyfriend niya para mabuksan yung usapan. Mas mabuti ng pag-usapan niyo yon kesa naman mabaliw ko sa kakaisip dyan. Paano kung magkabalikan sila? Mukhang malabo yung sinasabi mo. Mahal na mahal ka kaya ni Annika. Hindi lang po talaga ako mapakali. Wala na po bang ibang nakwento sa inyo yung mama ni Annika? Eh, meron pa naman. Sabi niya, kaya raw naghiwalay yung dalawa eh dahil ayaw ni Annika ng LDR. Yung boyfriend naman niya na yon, kailangan na talagang umalis para magtrabaho. Kaya ayun, nakipaghiwalay na lang ng tuluyan si Annika. Wala na pong ibang dahilan? Oo, eh bakit parang gusto mo pa ng mas malala pang dahilan? Kung mas malala sana yung dahilan, mas malabo yung chance na magkabalikan sila. Papa Dudut, matapos kong malaman na nakauwi na pala sa Pilipinas ang ex-boyfriend ni Annika, ay hindi na talaga ako napalagay. Gustong gusto kong buksan ang usapan tungkol doon, pero hindi ko magawa. Baka si Annika naman ang maggalit sa akin dahil gusto pang ungkatin ang nakaraan niya. Habang tumatagal ay palala ng palala ang insecurity ko, Papa Dudut. Lalo na noong nakita ko ng personal si Jacob. Yun daw ang pangalan ng ex-boyfriend ni Annika. Maayos siyang manamit at mukhang kagalang-galang. Maganda rin ang tindigan at halatang alaga sa workout ng katawan. Hindi man siya kagwapuhan pero malakas naman ang kanyang dating, lalo na't bumagay sa kanya ang pagkamoreno niya. Siya yung tipo ng lalaki na pagtitinginan ng mga kababaihan at titilian din ng ibang mga tao kapag napadaan.
Sa madaling salita ay effortless sa kanya ang pagpapa-impress sa mga babae. Samantalang ako ay kahit magsuot pa ako ng pinakamahal na damit at magpakulay gold sa mga magkakulay gold sa mga suot na alahas ay malabo pa rin akong magustuhan ng mga kababaihan, Papa Dudut. Sinubukan kong mag-diet kahit gaano pa kasarap yung mga comfort food ko ay hindi na muna ako nagpatukso. Ikinatuwa yun ni Annika noong nalaman niya na nagsisimula na ako magpapayat. Akala kasi niya ay nagiging health conscious na ako pero ang hindi niya alam ay ginawa ko lamang yon dahil sa insecurity ko kay Jacob. Isa pa ay gusto ko na rin na maging katanggap-tanggap sa paningin ng ibang tao. Naisip ko kasi na kung hindi siguro ako mataba, baka kiligin pa sila sa aming dalawa ni Annika. Kaya naman ginawa ko ang lahat. Makapagpabawas lamang ng timbang, Papa Dudut. Nagji-gym ka rin pala? Kilala mo ako? Bakit naman hindi? Nakuwento ka na sa akin ng nanay ko. Ikaw to yung bagong boyfriend ni Annika. Steve, tama? Oo. Kailan ka pa nagpa-member dito? 2 weeks ago lang. 2 weeks? May nabawas naman ba? Bakit mo ba tinatanong? Wala lang. Parang hindi naman kasi uubra yung pag-gym mo. Anong ibig mong sabihin? Parang mas effective kung magpapalitsyong ka na lang. Tingnan mo. Ilang minuto ka palang yata rito, pero wala pang nangyayari. Mas maganda kung mauusukan ka pa para lumabas lahat ng mantiga. Kaya ka naman pala hiniwalayan ni Annika. Kung anong ganda ng katawan mo, siya namang kinapangit ng ugali mo. Hindi uubray ang kayabangan mo sa girlfriend ko. Huwag mo isali sa usapan si Annika. Bakit apektado ka pa? Hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa kanya? Ano bang pakialam mo? Wala naman talaga sana akong pakialam. Kung hindi mo lang ginulo yung pananahimik ko rito, nilapitan mo lang ako para i-bully. Brad, hindi nakakagwapo yung pagiging immature. Yabang mo ah! Mukha ka naman naglalakad na litsyon. Hindi ako pumapahatol sa mga banat na pambata, Jacob. Kung wala ka nang sasabihin, maiwan na kita rito. Mukhang ayaw mo naman ako makasama sa iisang gym, kaya ako na mag-a-adjust para sa'yo. Ingat. Ingat ka rin! May nagsisiga dyan! Baka matusta ka! Babe, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Ha? Ilang minuto ka pa lang ah. Sasamahan pa naman sana kita. May bully kasi dun sa loob. Ano? Pwede natin siyang ireklamo sa... Babe, wag na. Lumayo na lang tayo sa gulo. Gusto ko nang umuwi. Kumain na lang tayo ng ramen. Akala ko ba nagda-diet ka? Cheat day muna. Tapos bukas cheat day uli? Hay, hindi naman sa ayaw kita pakainin, pero akala ko talaga nagiging health conscious ka na. Kaya nga natuwa ako nung naisipan mong mag-gym eh. Madi-disappoint ka ba ng sobra kung hindi ko na itutuloy yung pag-gym ko? Siyempre hindi. Ikaw pa rin naman yung magde-desisyon para sa sarili mong katawan. Kung gusto mo ng ibang paraan para magpapayat, okay lang. O kung hindi talaga kaya, hayaan mo na. Basta mag-ingat ka na lang sa mga kinakain mo, saka mag-vitamins ka. Babe, may kailangan pala akong itanong sa'yo. Ano yon? Nag-usap na ba ulit kayo nung ex mo? Sinong ex? Si Jacob? Bakit mo naman naitanong? Sa pagkakaalam ko, hindi ko naman siya nakwento sa'yo. Bakit hindi? Ayaw mo ba siyang pag-usapan? Kasi hindi na dapat. Parte na siya ng past, babe. Kahit nga yung iba kong nakarelasyon, hindi ko na binanggit yung pangalan sa'yo, di ba? Naging honest naman ako. May problema ba tayo kay Jacob? Nasa loob siya. Ano? Nauna lang siya ng konti sa'yo. Kaya ba iniisip mo na nag-usap na kami kasi akala mo sabay kaming pumunta dito? Sorry. Sinabi ko na sa'yo, naging honest ako na may mga nakarelasyon ako noon. Hindi ko lang sila ginustong pag-usapan. Alam ko rin na nandito na sa Pilipinas si Jacob, pero hindi ko alam na pupunta siya dito sa gym. Hindi kami nag-usap at wala rin akong plano na makipag-usap pa sa kanya kasi matagal na kaming tapos, okay? Kaya kung ano man yung iniisip mo ngayon, tigilan mo na yan.
Papadudot, muntik pa kaming magkatampuhan ni Annika ng dahil doon. Mabuti na lamang at napag-usapan din naman namin ng maayos kinagabihan. Naniwala naman ako sa kanya na hindi talaga sila nag-uusap ni Jacob kahit na halos magkalapit lamang ang bahay nila. Sakali man daw na magkausap sila ulit ay sisiguraduhin niya na hindi na babalik ang dating samahan nila ni Jacob dahil hindi niya ugaling makipagbalikan sa kanyang ex. Sa pagkakataong yun ay nagtiwala ako kay Annika, Papa Dudut. Pero yung pag-gym ko ay hindi na talaga nasundan pa. Nasayang lang tuloy ang membership ko noon. Sinubukan ko yung juice diet pero hindi naman umubra. Kung tinuloy-tuloy ko pa yon ay baka ma-hospital na ako sa mga sumunod na araw. Kung ano-ano pa ang mga sinubukan ko na hindi rin naman nakatulong sa katawan ko, kaya tinigilan ko na lamang, Papa Dudut. Naawa na rin kasi ako sa sarili ko. Hindi ko nga po akalain na makakaranas din pala ako ng anxiety. Dati naman kasi kahit marami akong naririnig na hindi magaganda, ay hindi naman umaabot sa puntong maapektuhan ako ng sobra. Nakaranas ako ng insomnia at tuwing lumalabas naman kami ay nakakaroon na rin ako ng panic attacks. Naikinabahala na ni Annika. Sinabi niya rin yon sa nanay ko kaya silang dalawa na ang kumumbinse sa akin na magpakonsulta sa doktor, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makalipas ang ilang linggo matapos akong kumonsulta sa psychiatrist ay mas naging maayos na ang pakiramdam ko. Hindi naman nawala yung pakiramdam na nahihiya ako sa katabaan ko pero hindi na katulad ng dati. Siguro'y iniisip ng iba na masyado naman akong mahina at malamya para sa isang lalaki pero sinubukan ko namang lakasan ang loob ko. Sadyang nananaig lang noon ang mga negativity sa buong katawan ko. Kaya yon ang binago ko. Naging masayahin ako at mas nasabayan ko na ang mga biro ni Annika. Nang sumapit ang birthday ni Annika ay naghanda ang mga magulang niya. Siyempre, hindi ako nawala sa pagbablano ng simpleng party na inihanda namin para kay Annika. Ilang kamag-anak lang naman ang imbitado roon, karamihan kasi sa pupunta ay mga kaibigan din niya. Medyo kabado ako noon dahil makikilala na ako ng mga kaibigan niya at ng iba pa nilang kamag-anak. Inaasahan ko nang makakatanggap na naman ako ng panlalait at mapanghusgang mga tingin. Pero dahil birthday yon ng girlfriend ko, ay sinubukan kong makisama ng maayos sa mga bisita niya. Dinaan ko na lamang sa pagbibiro ang lahat. Mababait naman ang mga kaibigan ni Annika kaya hindi ako na out of place. Sinakyan nila ang mga biro ko at aliw na aliw sila sa mga sinasabi ko kaya natabunan ang hiyang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero noong patapos na ang birthday party ni Annika ay bigla siyang nawala kaya hinanap ko muna siya. Hanggang sa makita ko si Annika sa may likuran ng bahay nila at may kausap na pamilyar na lalaki sa akin, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito sa birthday party ko? Hindi ka naman imbitado. Ganyan ka na ba talaga sa akin ngayon? Parang wala naman tayo pinagsamahan yan. Bakit? Ano pa bang inaasahan mo? Maayos naman tayo naghiwalay noon, di ba? Bakit parang galit na galit ka sa akin? Saka ikaw naman yung nakipaghiwalay. Ako nga dapat yung nagagalit sa'yo. Talaga? Magagalit ka sa akin, Jacob? Nagpakahirap ako maghanap ng trabaho noon para sa ating dalawa. Para hindi mo na kailangan magtrabaho sa South Korea. Okay naman yung sweldo, di ba? Kayang-kaya nang tulungan yung pamilya mo pero mas pinili mo pa rin umalis kasama yung batchmate mo na may gusto sa'yo. Malamang kasama ko siya. Siya yung tumulong sa akin na magkatrabaho doon. Mas malaking sweldo sa kumpanyang pinasukan ko roon. At mas mabilis na kapagpundar yung mga magulang ko dahil sa trabaho ko. Kaya pwede ba? Huwag mo na ipilit yung trabahong sinasabi mo. Trabaho ba talaga yung dahilan kaya kating-katikang umalis? O para maging legal na kayo nung babaeng yon? Hindi ako tanga, Jacob.
Alam ko na may namamagitan na sa inyo noon pero nagpatay mali siya lang ako kasi mahal na mahal kita noon. Niloko ko na nga lang yung sarili ko eh. Pinaniwala ko yung sarili ko na ako lang yung mahal mo para hindi ako mag-isip ng kung ano-ano. Walang basehan yung mga sinasabi mo. Yan kasi yung hirap sa'yo. Lagi kang tamang hinala. Galit na galit ka. Pero sino ba ngayon yung maunang ikakasal? Kunwari ka pa nasaktan. Pero naganap ka rin naman kagad ng iba. Mas katanggap-tanggap pa nga sana kung kagaya ko man lang yung naging boyfriend mo. Hindi ko naman alam na nag-iba na pala yung taste mo ngayon. Mas gusto mo na yung pwedeng gawing unan at salbabida. Huwag mong iniinsulto na ganyan si Steve. Oo, mataba siya pero wala ka namang binatbat sa kanya. Ako? Walang binatbat sa baboy na yon? Sus, kayang-kaya ko nga lupuhin sa harap mo yan eh. Diyan ka naman magaling. Puro kakayabangan. Sinungaling ka pa. 2 years na pero ayaw mo pa rin aminin na nakipagrelasyon ka na sa iba habang tayo pa. Huwag ka nga sumigaw. Ano? Nagpapansin ka sa mga bisita mo? Gusto mong kaawaan at panigan ka nila kapag nalaman yung pinagsasabi mo. Bakit parang takot na takot ka? Alam mo, pumunta lang ako talaga rito para makipag-ayos sa'yo eh. Pero kung saan-saan na napupunta yung usapan, kung ano-ano na ibinibintang mo sa akin. Lahat ng sinabi ko, totoo. Kaya kung magsisinungaling ka pa rin hanggang ngayon, umalis ka na. Kahit nga magsabi ka ng totoo, wala nang magbabago eh. Tsaka kung inaakala mo na hinihintay ko yung pag-uwi mo dito sa Pilipinas, pwes, nagkakamali ka. Napakayabang mo. Sino ba pinagmamalaki mo, ha? Sa bagay, may pagmamalaki ka nga pala. Literal na malaki. Tigilan mo nga yung kakalait mo kay Steve. Makapagsalita ka, kala mo napaka-perfect mong tao. Kala mo ba hindi ko alam? Pinatula mo lang yung baboy na yon kasi nakikita mo sa kanya yung best friend mong namatay nung high school ka pa lang. Ang yabang-yabang ng Steve na yon. Hindi niya alam, kinakaawaan mo lang naman talaga siya. Hindi totoo yung sinasabi mo. Totoong mahal ko si Steve. Hindi ko siya kinakahiya at mas talong hindi ko siya kinakaawaan. Bahala ka nga. Bibigyan na nga sana kita ng pagkakataon na maging tayo ulit. Pero mas pinili mo pa yung lalaki na magiging kapintasa mo rin. Huwag mo akong itulad sa'yo. Hindi tayo pareho mag-isip. Ikaw kasi gusto mo maganda, sexy, yung dapat perfect sa paningin mo yung babaeng papatulan mo. Pero ano nangyari? Nagtagal ba kayo? Iniwan ka rin naman eh. Tapos ngayon makikipagbalikan ka pa sa akin? Hindi na, Jacob. Maghanap ka na lang ng ibang babaeng maloloko mo. Papa Dudot, muli akong napaisip sa narinig kong usapan ni na Anika Jacob. Doon ko napagtanto na marami pa pala akong hindi alam sa girlfriend ko. Marami pa pala siyang hindi sinasabi sa akin. Sa dami ng mga napagkwentuhan naming dalawa ni minsan ay hindi niya nabanggit yung best friend niyang namatay. Napaisip ako noon kung bakit nangyari yon sa kaibigan niya. Gustong gusto ko na siyang tanungin pero hindi ko pa magawa dahil marami pa siyang bisita. Hinintay kong matapos yung birthday party ni Anika bago ko siya kinausap. Nanatili lamang akong nakaupo sa isang sulok habang pinapanood ang mga bisita niya. May mga lumalapit pa rin sa akin para magpakilala dahil alam nilang boyfriend ako ni Anika pero tuwing naiiwan na ulit ako ng mag-isa ay naglalaro sa isipan ko yung mga pinag-usapan nila. Mula sa tunay na dahilan kung bakit siya nakipag-break kay Jacob at sa best friend niya na naging mahalaga rin sa buhay niya, Papa Dudut. Hindi naman masama na isekreto niya yung ibang bagay sa nakaraan niya para magkaroon pa rin siya ng privacy. Pero masarap din sa pakiramdam kapag buo ang tiwala sa iyo ng partner mo na magkwento ng tungkol sa mga naging karanasan niya sa buhay. Malungkot man ito o masaya, ang kaso ay iba yung pakiramdam ko sa sinabi ni Jacob na pinatulan lamang ako ni Anika dahil nakikita niya sa akin yung best friend niya. At para mabigyan linaw ang lahat, kinausap ko na lamang siya, Papa Dudut. Babe, pwede ba tayo mag-usap sandali? Tungkol saan? Pwede bang bukas na lang, babe? Pagod na kasi ako eh. Kakaalis lang ng mga bisita. Sandali lang to.
Tungkol saan nga? Diretsuhin mo na lang kaya ako. Baka mamaya kung ano na yan, ha? Si Jacob, narinig ko yung pag-uusap nyo kanina. Nakita kita dun sa likod ng bahay nyo, kausap mo siya. Hindi ko naman sinasadyang marinig pero na-mention na naman ako nung mayabang mong ex eh. So alam mo na. Ang alin? Yung mas malalim pang dahilan kung bakit nakipag-break ka sa kanya? O yung tungkol sa best friend mo? So alam mo na nga. Oo. Yung kay Jacob malinaw na sa akin eh. Hindi mo na siya mahal, di ba? Hindi na. Matagal na kaming tapos. Bakit babe? Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako, okay? Narinig ko naman lahat eh. At sa ugali ng lalaking yon, masasaktan ka lang ng paulit-ulit kung makikipagbalikan ka sa kanya. Alam ko naman yon, babe. Pero hindi na yun mangyayari kasi nandyan ka na, di ba? Siyempre naman. Sa tingin mo ba, papayag ako na makipagbalikan ka pa sa siraulong yon? Kung kinakailangan pakasalan na kita bukas para sa akin ka na talaga, gagawin ko yon, babe. Talaga? Pero bakit parang malungkot ka kanina? Hindi lang kasi mawala sa isip ko yung sinabi ni Jacob na pinatulan mo lang ako kasi nakikita mo yung best friend mo sa akin. Totoo ba yon? Siyempre hindi. Babe naman, matagal nang wala yung best friend ko at payapa na rin siya ngayon. Kaya please lang, patahimikin na natin yung kaluluwa niya. Sorry babe, naisip ko rin naman na hindi totoo yon. Imposible rin na kinaawaan mo lang ako kasi iba yung nakikita ko sa'yo. Yung mga kagaya mo, hindi naman talaga kaawa-awa, no? Kamahal-mahal, pwede pa. Yung mga banat mo talaga, parang ikaw yung lalaki sa ating dalawa eh. Sus, hindi mo na lang aminin na kinilig ka. Hindi ah. Kinilig ka, aminin mo na kasi. Sige na, oo na. Sabi ko na eh, patanggi-tanggi ka pa dyan. Oh, akala ko pagod ka na. Pumasok ka na dun sa bahay nyo. Magpahinga ka na. Mamaya na. Dito muna ako sa tabi mo. Sige. Gusto rin naman kitang masolo ngayon. Dami kong kaagaw sa'yo kanina eh. Pwede bang iuwi muna kita? Pwede naman. Kaso baka hanapin ako ni Mama bukas ng umaga. Eh di sabihin mo, nagtana na tayo. Sa edad nating to, magtatanan pa ba tayo? Baka nga itulak pa tayo ng parents ko para magpakasal na eh. O kaya ipapamigay na lang talaga nila ako sa'yo. Parang maganda yun ah. Pabor na pabor sa akin. Maharot ka kasi. Ako ba talaga? O sige na nga, ako na lang uli. Babe? Hmm? May itatanong ka pa ba? Okay lang ba talaga sa'yo? Kahit hindi na ako magpapayat? Kung saan ka masaya, dun ako. Magiging masaya lang ako kapag hindi ko na kailangang isipin yung sasabihin ng ibang tao tuwing magkasama tayo. Eh di wag mong isipin. Focus ka lang sa akin kapag kasama mo ko. Babe, gusto ko pa rin ituloy yung pagpapapayat ko. Sure ka na ba? Oo, basta sasamahan mo ko. Yun lang pala eh. Walang problema sa akin. Sabi ko nga diba, kung saan ka masaya, dun ako. At kung masaya ka sa akin, sayong sayo na ako. Papa Dudut, tinuloy ko nga po ang pagpapapayat ko noon. Bumalik ako sa pag-gym. Pinayuhan ako ni Annika na hindi ko naman kailangan pilitin ang sarili ko kung hindi ko talaga kaya. Pero tuwing naiisip ko ang mga reaksyon ng mga taong nakakasalubong ko, ay mas lalong tumitindi ang kagustuhan ko na magpapayat. Hindi na rin ako masyadong bumibili ng mga pagkain mula sa mga fast food chain. Kahit na hindi ako sanay na puro prutas at gulay, ay sinanay ko na ang sarili ko para lamang matupad ang goal ko, Papa Dudut, na magbawas ng timbang. At sa awa naman ng Diyos, matapos ang ilang buwan ng pag-workout ko at pagda-diet, ay nakapagbawas na ako ng 22 pounds. Malaking bagay na yon para sa akin at ramdam ko talaga na medyo gumaan ako. Sa ngayon naman ay malaki na ang nabawas sa timbang ko. Pero chubby pa rin naman akong tingnan. Masaya naman ako dahil hindi na ako kasing taba ng dati at bumabagay na rin sa height ko ang katawan ko kahit papaano. Sa lahat po ng mga pinagdaanan ko, Papa Dudut, ay hindi ako iniwan ni Annika. Siya yung naging cheerleader at swole mate o gym buddy ko.
Ibinigay ko ang buong tiwala ko sa kanya at hindi ko naman yon pinagsisisihan. Masasabi ko na napakaswerte ko sa kanya. Sa panahon kasi ngayon ay mahirap nang makahanap na babaeng hindi tumitingin sa panlabas na katangian at tatanggapin ka kahit na ano paman ang kapintasan mo sa katawan. Kaya kung meron man sa mga nakikinig ngayon ang kagaya ko ng napagdaanan, tulad ng mga pangungutya at pambubuli dahil sa katawan, ay huwag kayong mawala ng pag-asa dahil may mga mabubuti pa rin namang tao na tatanggap sa atin. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS na siyang dahilan kung bakit marami pa kaming napapakinggang kwento na may hatid na pag-asa at inspirasyon. More power po sa inyong programa, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Steve. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.